sa ating pong ebanghelyo, natunghayan po natin ang ating Panginoon na hinahalin tulad na naman niyang kanyang sarili sa isang pastol. At tayo pong kanyang mga disipulo ay hinahalin tulad sa mga tupa. Ba't nga ba madalas gamitin ng ating Panginoon ang halimbawa na ito? Mas maganda po kasi kung alam natin yung konteksto. Dahil nga po sa panahon natin ngayon dito sa Pilipinas, hindi naman po tayo nag-aalaga ng tupa, hindi po ba? Naalagaan natin sa ating mga tahanan ay mga aso, mga pusa. Pero sa mga tupa po, hindi tayo pamilyar. Mas maganda po na malaman yung konteksto ng mga tupa dahil dito natin makikita kung bakit ba ang dalas gamitin ito ng ating Panginoon. Kaya una po nating dapat isaisip is yung lugar po. Dahil po sa panahon ng ating Panginoon sa Israel, yun po ay parang disyerto. Actually, wilderness po ang term. Ito po ay lugar na kulay brown. Dahil po wala po sila ganong mga halaman. At yung pong kanilang lupain ay maraming bato. Mga bato-bato. Ganun po ang uri ng lupain nila. Ibang-iba po kasi sa atin dito, hindi po ba? Sa atin po, napakarami nating halaman. Usually po, mas lalo na pag tag-ulan, ang ating mga lupain ay green, kulay green, napakaraming halaman, napakaraming puno. Pero sa Israel po, pagtitingnan po natin doon, para siyang disyerto, kulay brown, ang kanilang pong mga halaman ay patsi-patsi lamang. Yung pangalawa po, ay yung ano ba yung karakteristik ng mga tupa. Ang karakteristik po ng mga tupa ay sila po ay dependent, para po sila mga bata. Hindi nila kayang pakainin yung sarili nila. Ganon din po yung mga tupa. Dahil nga po sabi natin sa Israel parang disyerto, hindi po nila alam kung saan yung merong lugar na may pagkain. Hindi nila alam kung saan yung merong lugar na may tubig. Kaya po sila ay napaka-dependent po doon sa kanilang mga pastol. Dahil yung mga pastol po, alam nila doon, may mga pagkain doon, doon may tubig. Pero sila po ay hindi nila alam yon. Kaya po mga tupa ay napaka-dependent po sa kanilang pastol. Kaya po ito ang laging ginagamit ng ating Panginoon dahil ito rin po ang sitwasyon natin. Ganito rin po ang sitwasyon natin dahil hindi po natin alam talaga kung saan po yung pagkain. Pero yung pagkain sinasabi po ng ating Panginoon dito ay hindi physical food, kundi spiritual food. Ang tangi lamang po paraan na tayo magkakaroon ng spiritual food na ito ay kung tayo ay maniniwala. Lagi tayo nakasunod sa ating Panginoon. Alam niyo po sa panahon ng ating Panginoon sa Israel, kapag po mayroong isang tupa na nakita kayo nasa gitna ng disyerto, nawawala, ibig sabihin po nito talagang nahiwalay na po siya doon sa kanilang mga pastol. At ang sinasabi po sa ganitong sitwasyon, sigurado po yung tupa ay mamamatay. Dahil nga po sa disyerto, maraming mga wild animals, sigurado pong ito'y mamamatay dahil una sa lahat, hindi po niya kayang protektahan yung sarili niya. Pangalawa po, hindi niya alam kung nasaan yung mga pagkain. Sa ating pong panahon ngayon, isang pinakamagandang halimbawa po nito is yung bata. Bata na parang nawawala. Di po ba, pag halimbawa nasa isa tayong park o kaya nasa mall, may nakita tayong isang bata. Bata na walang kasama, anong iisipin natin? Ito ay nawawala. Nawawala. Kaya nga siyempre sa mga magulang, hindi pwede mawala sa kanilang mga mata yung mga bata. Ganon din po sa ating sitwasyon. Kaya po ito ang laging ginagawang halimbawa ng ating Panginoon dahil ganun din po ang ating sitwasyon. Hindi po tayong pwedeng mawala sa piling ng ating pastol. Hindi tayo pwedeng mawala sa piling ng ating Panginoon dahil pag tayo po ay nawala, sigurado pong kapahamakan ang aabuti natin. Pero ito po ay hindi kapahamakang physical lamang. Dahil ang sinasabi nga po ng ating Panginoon, kagaya sa ating ebanghelyo, ang sinasabi niya ay spiritual o ang buhay na walang hanggan. Kaya po nakakalungkot isipin po sa panahon ngayon, mas lalo na po kung alam niyo yung naging survey ng SWS. Hindi po ba yung SWS, lagi sila naglalabas ng survey? Nung last year po, naglabas sila ng survey tungkol po sa mga Katoliko na nagsisimba linggo-linggo. Ito po yung kinuha nilang porsyento. At alam niyo po ba kung ilang porsyento na lamang ng Katoliko ang nagsisimba linggo-linggo based sa survey? Ayon po dun sa survey, ang nagsisimba na lamang ay 38%. 38%. Napaka-unti po. Unti po, hindi po ba? Wala pa sa kalahati.
Ibig sabihin po nito, napakarami na pong Katoliko na nalalayo sa ating Panginoon. Sabi nga po natin sa ating Ebanghelyo, isa lang po ang paraan para mag-survive tayo gaya ng sinasabi ng ating Panginoon. At ito ay manatili sa piling ng pastol. Pero sa panahon po natin ngayon, napakarami na pong hindi nagsisimba linggo-linggo. Napakarami na pong tao na nalalayo sa ating Panginoon. Imaginin po natin, 38% na lamang po. Ang nakakalungkot po dito, baka doon sa 38% na hindi na nakakapagsimba linggo-linggo, meron tayong mga kapamilya dito. Hindi po ba? Baka mamaya doon sa hindi na nagsisimba, meron tayong kasama sa bahay. Kaya po ito po sana ay panalangin natin sa banal na misang ito. Dahil ito po ang sinasabi ng ating Panginoon, iisa lang po ang paraan para tayo mag-survive spiritually dito sa ating paglalakbay. At yan po isa pamamagitan lamang ng pananatili sa piling ng ating Panginoon. Kaya po kung meron tayong kilala, o baka mamaya tayo pa yung taong hindi na nakakapagsimba linggo-linggo, ipanalangin po natin ang ating mga sarili. O baka po yung mga na hindi na nagsisimba linggo-linggo, yung mga taong nalalayo na sa ating Panginoon, ay mga kapamilya pa natin. Sana po gawin nating special intention dito sa ating banal na misa. Alam ko po tayo ay bumisita dito sa ating mahal na ina dahil meron tayong personal intention, pero dahil po sa ating ebanghelyo ngayon. Sana po isama natin sa ating panalangin dahil ito po ang katotohanang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Iisa lang paraan para mag-survive ang tupa at yan ay sa pamamagitan ng pananatili sa presensya ng pastol. Kaya ito pong isipin natin, ganun din po tayo sa ating buhay. Pag isang tao po ay hindi na talaga sumusunod sa ating Panginoon, wala na siyang kaugnayan sa ating Panginoon, hindi na siya naglisisimba linggo-linggo, spiritual na kapahamakan ang idudulot na nito. Kaya po sa ating banal na misa, ito po sana ang ating ipagdasal. Kung tayo po yung taong nalalayo na sa ating Panginoon, kung tayo po yung taong hindi na nakakapagsimba linggo-linggo, ipanalangin po natin ang ating mga sarili. At kung tayo naman po yung taong nakakapagsimba na linggo-linggo, nagsusumikap na talagang laging nasa piling na ating Panginoon, huwag naman po sanang manatili sa atin yung mga biyayang tinatanggap natin. Sana po ibahagi natin ito, mas lalo na po dun sa mga taong nangangailangan. Nangangailangan ng ating panalangin sa mga taong nalalayo na sa ating Panginoon. Sa mga taong hindi na nakakapagsimba linggo-linggo. Dahil ito pong sinasabi sa atin ng Panginoon, iisa lang ang paraan para tayo ay mag-survive sa ating paglalakbay dito sa lupa. At yan ay kung mananatili tayo sa piling ng ating pastol, sa piling ng ating Panginoon. Kaya sana po idagdag po sana natin ito sa ating panalangin, special intention sa misang ito. Ang pananalangin para sa mga taong nalalayo na sa ating Panginoon. Baka po sila yung ating mga mahal sa pasabuhay. Ang pananalangin na sana talaga makatugon sa pag-ibig na binibigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya, sa pamamagitan ng magsisimba linggo-linggo. Laging nasa piling ng ating Panginoon.